mandirigmang Pilipino. Dakila ang lahi ko, bayaning Pilipino sa makabagong panahon. Mandirigmang Pilipino, dakila ang lahi ko, bayaning Pilipino sa makabagong panahon. Mandirigmang Pilipino, dakila ang lahi ko, bayaning Pilipino sa makabagong panahon. Mandirigmang Pilipino, dakila ang lahi ko, bayaning Pilipino sa makabagong panahon.
mandirigmang Pilipino. Dakila ang lahi ko, bayaning Pilipino sa makabagong panahon. Mandirigmang Pilipino, dakila ang lahi ko, bayaning Pilipino sa makabagong panahon. May tatlong pambansang bantayog na idinisenyo sa pamamagitan ng patimpalak. Ginugunita ng mga ito ang tatlong mahalagang tao at pangyayaring nagmarka sa kasaysayan ng Pilipinas. Una rito ang bantayog ni Jose Rizal at ng kapanahunang nagbunsod ng konsepto ng isang malayang bansang Pilipinas. Ikalawa ang monumento ni Andres Bonifacio na simbolo ng himagsikan noong taong 1896. Ang ikatlo at huli ay ang bantayog ni Manuel L. Quezon na sa gisag ng kinikilala natin ngayong modernong bansang Pilipinas. Nagsimula ang inisyatibang itayo ang Quezon Memorial Shrine noong taong 1945 nang buuin ni Pangulong Sergio Osmeña ang Quezon Memorial Committee. Inatasan ang komiteng itong mangalap ng pondo at magsagawa ng patimpalak sa pagdidisenyo ng isang pambansang monumentong alay kay Pangulong Quezon. Napanalunan ito ni Arkitekto Federico Ilustre. At noong taong 1952, sinimulan ng itayo ang dambana. Pinatitingkad ang himlayan ni Manuel L. Quezon ng 66 na metrong bantayog na trilon na itinayo sa puso ng pinakamahalagang parke sa lungsod Quezon. Sinasalamin ng taas ng monumento ang edad ni Quezon nang siya'y pumanaw. Ang tatlong halige at mga anghel na nakayukong luksa at may tanga na bungkos ng sampagita ay sagisag ng tatlong pangunahing kapuluan ng bansa, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Gawa ang mga halige sa bato na pinatatag pa ng pinakamagandang uri ng marmol na Bianco Carrara. Sa pundasyon ng bantayog ay isang malawak na bulwagang hugis tatsulok. Itinatanghal nito ang bas-relief panels na may kasamang mga eksena mula sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa pinakaibabang silid, makikita ang mausoleo kung saan nakahimlay ang labi ni Quezon at ng kanyang asawang si Aurora Aragon Quezon. Sa loob ng dambana at museyong ito, makikita ang iba't ibang artifact tungkol sa napakaraming salaysay ng di mapapantayang pamana ni Manuel L. Quezon. Nagsisimula ang kwento noong Agosto 19, taong 1878, nang isilang si Quezon sa tahimik na nayon ng Baler. Anak siya ng mga gurong sina Lucio Quezon, isang Tagalog na tubong pako, at Maria Dolores Molina, isang mestisang Espanyol mula Baler. Pagtuntong ng 9 gulang, dinala si Quezon sa Maynila bilang isang boy nang sa gayoy makapag-aral siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Bilang mag-aaral, matagumpay siyang nakapagtapos ng may AB degree, summa cum laude, at may titulong Experienced Surveyor and Appraiser of Lands. Kasabay pa rin ng pagtatrabaho, nagpatuloy siya bilang estudyante ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas noong taong 1895. Nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano, sumapi si Quezon sa militar bilang isang aide-de-camp. Bilang sundalo, iniangat ang kanyang rango bilang unang tenyente. Hindi naglaon, naitalaga siya bilang isa sa mga tauhan ni Pangulong Aguinaldo.
Mula sa pagiging kapitan, umakyat siya ng posisyon at naging hepe. Nang kumalat ang balibalitang nadakip si Pangulong Aguinaldo ng mga Amerikano, ibinigay kay Quezon ang misyong alamin kung totoo nga ito. Sumuko siya sa mga kalaban upang kumpirmahin ang pagkakadakip sa Pangulo. Nanatili siya sa kustodya ng mga Amerikano ng halos 6 na buwan. Nang mapalaya, ipinagpatuloy ni Quezon ang pag-aaral niya ng batas at nagsimula rin magtrabaho sa Monte de Piedad bilang clerk. Ibinaba niya ang kanyang armas, subalit hindi niya kailanman isinuko ang kanyang paninindigan para sa kalayaan. Tumakbo si Quezon bilang gobernador ng Tayabas at nanalo. Ilang taon lang ang lumipas at nahalal siya bilang kinatawan ng Tayabas sa Asamblea Filipina at kalaunay naging majority floor leader. Siya rin ang itinalagang residenting commissioner upang katawanin ang Pilipinas sa US House of Representatives. Tumulong siya sa pagpapatupad ng Jones Law at nagbigay daan sa pagkamit ng kasarinlan ng Pilipinas. Noong taong 1916, nahalal siya bilang senador. Siya ang kinikilalang kauna-unahang Pangulo ng Senado ng Pilipinas at ang may pinakamahabang taong nanilbihan sa nasabing posisyon. Taong 1918, pinakasalan niya si Aurora Aragon Quezon sa isang kaintim na seremonya sa Hong Kong. Pinangunahan niya ang maraming misyong pangkalayaan upang patunayang handa na ang Pilipinas na pamahalaan ang sarili. Itinuturing na isa sa kanyang pinakamahalagang nakamit ang bunga ng mga misyong ito. Sinalungat niya ang Hair Horse Cutting Act upang paboran ang pagpapatibay ng Tidings McDuffie Act. Binigyang daan ng batas na ito ang 10 taong transisyonal na gobyernong tinawag na Commonwealth. Itinakda nito ang petsa ng tuluyang pagpapalaya sa Pilipinas sa 4 Hulyo, taong 1946. Taong 1935, inihalal si Quezon bilang kauna-unahang Pangulo ng Commonwealth. 3 sentrong ideolohiya ang isinulong ng Administrasyong Quezon. Ang gulang pambansa, maunlad na ekonomiya at mabuting pamamahala. Pinasimulan niya ang mga programa at polisiyang pang-ekonomiya at nagtatag ng iba't ibang kagawaran ng gobyerno. Nagpatupad siya ng mga reformang pang-edukasyon at itinaguyod ang Filipino bilang wikang pambansa. Nagpagawa rin siya ng transportasyong pampubliko, kabilang na ang Manila Railroad Company na pinabilis ang biyahe mula Bicol patungong Maynila. Muling naluklok sa pagkapangulo si Quezon noong Nobyembre taong 1941. Naging mapayapa at panatag ang bansa hanggang sa lusubin ito bigla ng Imperyong Hapon noong Desyembre taong 1941. Nang pumutok ang digmaan, si Quezon ang nagsilbing simbolo ng pag-asa at kalayaan para sa mga Pilipino. Upang ipagpatuloy ang laban, inilikas niya ang kanyang pamahalaan sa isla ng Corregidor at kalaunay nagtungo ng Estados Unidos sa payo ni Field Marshal Douglas MacArthur. Doon sa Estados Unidos, itinatag niya ang nakadestyerong pamahalaang Commonwealth at nagsilbi sa Pacific War Council. Sa pamamagitan niya, sumali ang Pilipinas sa United Nations at nakatanggap ng parangal bilang isang allied nation. Walang kapaguran niyang ikinampanya ang higit pang pagpapabilis ng pagliligtas sa Pilipinas. Gayunpaman, hindi na niya nagawang masilayan ang paglaya ng Pilipinas. Noong 1 Agosto, taong 1944, namatay si Pangulong Quezon dahil sa tuberculosis sa Saranac Lake, New York. Pinarangalan siya sa Washington, D.C. at pansamantalang inilibing sa Arlington Cemetery. At sa wakas, noong 4 Hulyo, taong 1946, natupad na rin ang pangarap ni Quezon para sa isang malayang republika ng Pilipinas. Ang pagbababa ng watawat ng Estados Unidos at pagtataas ng watawat ng Pilipinas ang nagsilbing sagisag sa wagas na pagsisikap at dedikasyon ni Manuel L. Quezon. At sa wakas, noong 27 Hulyo, taong 1946, nakauwi na rin ang mga labi ni Quezon sa kanyang tahanan. Inilibing siya sa North Cemetery noong 1 Agosto taong 1946. Makalipas ang 33 taon,
inilipat ang mga labi ni Quezon sa Quezon Memorial Shrine ang nagsilbing huling himlayan ng Pangulo. Magpasa hanggang ngayon, nananatiling testamento ang dambana sa isang dakilang buhay na inialay para sa kaligayahan at kalayaan ng mga Pilipino. Bunga nito ang pagbubuo ng modernong republikang kilala natin ngayon. Isang mapagpalad makasaysayang araw sa lahat. I'm Ayesha Saiseng, Historic Sites Development Officer from the National Historical Commission of the Philippines and a member of the National Quincentennial Committee Secretariat. Ngayong buwan ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng kasaysayan at ngayong araw po ay ipinagdiriwang natin ang 142nd taong kaarawan ni Pangulong Manuel L. Quezon. Welcome to the Countdown to 500 Online Lectures. This is a special program brought to you by the Office of the President of the Philippines and the National Quincentennial Committee in anticipation of the 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines. This is a series of online lectures which aims to sustain the Filipinas' interest in the 500th anniversary of the victory at Mactan, the Philippine part in the first circumnavigation of the world, and other related events in 2021 in this time of COVID-19 pandemic. Una po, maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay ngayon. Gayun din po sa mga katuwang naming ahensya na kaagapay namin upang maisakatuparan ang programang ito. Ilan po dito ang National Historical Commission of the Philippines, Presidential Communications Operations Office, Radio-Television Malacañang, Department of Foreign Affairs, at Museo ni Manuel Quezon. We are live via Facebook pages of the National Quincentennial Committee, NHCP, PCOO, RTVM, NCCA, and BFA. We are also live via Facebook page of Museo ni Manuel Quezon and Presidential Car Museum. Please do not forget to share this live stream po to your friends and like our Facebook page, National Quincentennial Committee, Republic of the Philippines. Also, follow us on Twitter and Instagram. Follow us on Twitter and Instagram, NQC2021, and please subscribe to our YouTube channel, National Quincentennial Committee, for more educational videos. Follow also our Spotify playlist, so yung 500 Years Philippines po, to access the official soundtrack of the Quincentennial Commemorations. At ngayong araw po, kasama ko rin po ang isa po sa aming kasamahan sa National Quincentennial Committee Secretariat, si Ms. Jubes Nieves. Jubes? Okay, salamat, binibining Ayesha, sa pagpapakilala sa akin. By the way, maaari nyo rin pong gamitin ng Quincentennial Online Lecture Portal sa pananood ng lecture na ito. So, mapapanood nyo rin po sa nasabing portal ang lahat ng lectures ng NQC at ng iba pang partner institutions natin. So, maaari po kayong makapag-generate ng e-certificate dito. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay mag-sign up po sa portal.nqc.gov.ph at tumutok sa live stream ng lecture na ito sa nasabing portal. Ulitin ko po, mag-register po tayo at tumutok sa live stream ng lecture na ito. Paumanhin. Again, mag-register po tayo sa portal.nqc.gov.ph sa mga gustong makuha ng certificate. So, mahalaga po na doon kayo sa portal manood ng lecture na ito at ng live stream. So, ang ating pong lecture ngayon ay pang-anim na ng Countdown to 500 Online Lecture. So now, balikan po natin ang mga naunang lektura. Noong June 12, naganap ang ating unang lektura kung saan tinalakay ni Dr. Vic Torres ng De La Salle University kung papaanong naging isa sa mga inspirasyon si Lapu-Lapu at ang Mactan ng panahon ni Mabini para lumaya sa mga Kastila. Sa ikalawang lektura naman ni Dr. Kirby Alvarez ng UP Diliman, tinalakay naman niya papaano binawi ni Rizal at ng kanyang henerasyon ng alaala na mayroon tayo tungkol sa ating mga ninuno na nooy minamaliit ng mga mananakop, kaya tuloy ang tingin natin sa ating sarili ay maliit at mababa. Sa ikatlong lektura naman ni Dr. April Hope Castro, tinalakay ang papel ng Pilipinas sa pagpapaningas sa apoy ng kalayaan sa Asia na para kay Mabini, ito ang liwanag na dapat tanhin ng mga kalahi natin upang bumangon at maibalik ang matandang kalayaan.
Sa ikaapat na lektura naman ni Dr. Rolando Borinaga, tinalakay ang mga posibleng pagkain na kinain ni Magellan habang sila'y nasa Kabisayaan 500 years ago. Sa ikalimang lektura naman ni Professor Van Inviernas ay tinalakay ang ating mga ninuno at ang kalakalang pandaigdig bago dumating ang mga Espanyol. Yan. Kung sakali po na habang nagtatalakay ang ating speaker na si Dr. Jose ay magkaroon kayo ng katanungan, yun po, feel free to ask questions through the comment section of this live stream and we will accommodate them at the latter part of the lecture. Ngayon, upang magbigay po sa atin ng paunang salita, narito ang Senior Curator ng Museo ni Manuel L. Quezon, si Ms. Janice Manipon. Isang mapagpalayang umaga po sa ating lahat. Sa araw na ito ay ating ginugunita ang 142 kapanganakan ng unang Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth, ama ng wikang pambansa, tagapagtatag ng lungsod Quezon at ang puspusang nakipaglaban upang makamit natin ang kalayaan mula sa Estados Unidos na walang iba kung hindi si Pangulong Manuel Luis Quezon. Sa araw na ito, maliban sa pag-alay ng bulaklak sa kanyang himlayan sa Quezon Memorial Shrine na pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines at Quezon City Local Government, at mga online exhibit ng Museo ni Manuel Quezon at Presidential Cars Museum, sa umagang ito ay magkakaroon ng isang webinar lecture sa pangunguna ng isa sa mga pinakamagaling na historyador ng bansa na walang iba kung hindi si Dr. Ricardo Trotta Jose. Sa pagpupursige ng mga pangkasaysayang ahensya tulad ng National Historical Commission of the Philippines at National Quincentennial Committee, ay patuloy na magtatanghal ng mga programa na magtatampok ng buhay ng mga dakilang tao ng ating bansa at patuloy na magbabalikwento sa makulay nating kasaysayan. Sa araw na ito ay tatalakayin ang naging mahalagang parte ni Pangulong Quezon sa kasaysayan ng ating bansa at sa kasaysayan ng mundo noong panahon ng Holocaust. Maaring balikan ng ating Pangulong Quezon ay ginupo din ng sakit na tuberculosis na sa panahong iyon ay wala pang lunas. Ngunit sa gitna nito ay patuloy niyang nagampanan ang tungkulin bilang Pangulo at sa gitna ng karamdaman ay matagumpay niyang nailikas, naisalba at bukas palad nating tinanggap sa ating bansa ang mga Hudyo sa gitna ng Holocaust. Inaasahan na tatalakayin ang mga pagsubok at paninindigang ipinamalas ni Pangulong Quezon sa panahong ito. Muli, maraming salamat po sa pagtagkilik ng lecture na ito at isang makabuluhan at ligtas na araw po sa ating lahat. Okay, maraming salamat po, Ms. Janice Manipon. Upang ipakilala ang ating tagapagsalita ngayon, narito po ulit si Binibining Ayesha Saiseng. Back to you, Ayesha. And bago ko po ipakilala yung ating resource speaker for today, manggitin ko lang po, again, ito po yung 142nd birth anniversary ni Pangulong Manuel Quezon. So ngayon po, i-discuss po sa atin kung paano po nag-stood up si Pangulong Quezon among all nations in the world in saving the Jewish refugees from the Nazi in Europe. So Dr. Jose, our speaker, Dr. Jose, will also tackle similar gestures of humanity and compassion of the Filipino people to the displaced foreign citizens and made the Philippines a new home. So kung babalikan po natin noong 1521, compassion din po yung ipinakita ng ating mga ancestors sa Magellan Elcano crew nung dumating sila sa ating shores na gutom at mga may sakit. So ngayon po, i-allow niyo po akong ipakilala ang ating formal na ipakilala ang ating pong resource speaker for today. So our resource speaker for today is a professor of history at the University of the Philippines, Diliman. He obtained his bachelor's and master's degree in history at UP and his PhD from the Tokyo University of Foreign Studies. He specializes in military and diplomatic history with focus on the Japanese occupation in the Philippines. Among his major publications are The Philippine Army, 1935 to 1942, at Ateneo de Manila University Press, 1992, and Volume 7, On the Japanese Occupation of the Philippines of the multi-volume Kasaysayan set, Reader's Digest, 1998.
He has delivered papers and lectures in numerous conferences in the Philippines and abroad. He has also visited battlefields around the Philippines and other countries. He is fluent in Japanese. He has received many awards, the most recent being Metrobank's Outstanding Filipino in the Field of Education in September 2019. So let us all welcome Dr. Ricardo Trota Jose. Good morning po, Dr. Jose. Morning. Okay, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Papasok ko na ba yung PowerPoint ko? So ngayon, actually, today is the anniversary of the birth of President Quezon, kaya holiday ito ngayon sa Quezon City. Pero hindi natin nalalaman is yung mga ginawa ni Quezon dun sa mga refugees. At of course, yung pinaka-importante dito ay ang mga Hudyo na pinapasok na dito sa Pilipinas. So, ipapasok ko na yung... Okay. Sige. So, bahagi ito ng Countdown to 500 series at ang isang paksa ng series na ito at yung tema ng 500th anniversary ay ang paksa na tema na victory and humanity. So hindi lang yung victory ng Pilipinas sa Mactan at hindi lang yung nagawa natin dun sa encounter na yun, pero yung humanity din. Nung naglanding si Magellan at yung mga barko niya sa Homonhon, ay talaga binigyan siya ng tubig at binigyan siya ng pagkain. And so may aspect na humanity even in spite of everything else. Mga extranjero sila, hindi natin sila kilala, but we welcomed them with open arms initially. Later on, of course, naging problema yung pagdating nila and nilabanan ito ni Mactan and ni Lapu-Lapu. Pero yun nga, part of this tradition is yung nangyari nung 1930s, nung panahon ng Commonwealth. Si Quezon nga ay naging presidente ng Pilipinas. At ang Pilipinas at that time, although hindi pa tayo independent at hindi pa tayo makasarili, ay talagang yung ginawa ni Quezon was beyond the scope of yung magagawa niya as president of the Philippine Commonwealth. Hindi lang para sa mga Hudyo, pero may mga ibang kaso. And I will show later on na aside from the Commonwealth period, meron din mga instances na yung Pilipinas ay nagbukas ng kanyang mga pintuan para sa iba't ibang mga foreigners na kailangan ng tulong. So, tingnan muna natin yung setting. Ano ba yung nangyari nung dekada nung 1930s? Ang dekada nung 1930s ay talagang magulo, no? Ang nangyari nung 1929 ay nag-umpisa itong Great Depression, nagkaroon ng stock market crash sa US. So, maraming tao sa mga developed countries ay nawala ng trabaho. So, nagkaroon ng global economic crisis. Interestingly enough, ngayon din ay meron din tayong global economic crisis. Pero iba yung dahilan. Noon ay naging problema sa stock market at sa economic management. Ngayon, of course, yung dahilan ng economic crisis ngayon ay ang COVID virus. Noong 1930s, ang US ay isolationist. Ayaw nilang makipagtulungan sa iba't ibang mga bansa. Doon sa karanasan nila sa World War I, naging very inward-looking sila. Ayaw nilang sumama sa international organizations, ayaw nilang sumama sa mga pagtutulong sa mga nahihirapan bansa. And so the US, hindi naging bahagi ng international environment ng US. And of course, yung main problem ng US was, yun nga, wala silang mga trabaho at bagsak yung ekonomiya nila. Ang iba't ibang mga developed countries din ay naranasan ang problema na ito. And Germany, na hindi pa bumabangon dun sa nangyari sa kanila nung World War I, ay nagkaroon ng extremely grave economic problems. At Italy and Japan, yun din, nagkaroon ng crop shortages, nagkaroon ng failures of government. So yung naging solusyon ng Germany, Italy, and Japan nung 1930s ay pumunta sa militaristic solution at authoritarianism.
So by the 1930s, ang solusyon ng Germany, Italy, and Japan ay hindi makapayapaan. It was more militaristic. Yung solusyon ay magiging military governments, authoritarian rule, and so forth. Yung League of Nations, ito yung predecessor ng United Nations, ay halos walang magawa. In fact, nung investigate nila yung isang insidente ng Japan sa Northern China, umalis yung Japan sa League of Nations. At yung US ay hindi kasama sa League of Nations. Kaya naging powerless yung League of Nations ng panahon na yon. So after World War II, mababago ito at namatay yung League of Nations at itinayo na lang yung United Nations na iba sa League of Nations. Ito ay mga retrato na makikita natin yung mga nawalan ng trabaho sa US at sa Great Britain. So parang makikita natin the same situation is going on today. Yung mga tao ay nagrarally para magkaroon ng trabaho. But all of this was true sa mga developed countries. Siyempre, yung mga colonized countries ay medyo nahirapan din. Ang solusyon nga ng Japan at ng Germany ay maging militaristic. At ang Japan, hindi sinundan ang mga payo ng gobyerno nila. Sabi nila, puro dakdak lang ang mga representatives nila. Kaya yung army nila, yung hukbo nila sa China, ay nag-umpisa ng sarili nilang operation at nag-invade sila ng Northern China, Manchuria. Ito yung tinatawag na Manchurian Incident. And sa Germany naman, yung nangyari ay naging malakas si Adolf Hitler at yung Nazi Party at naging very militaristic nga sila. So pagtaas ni Hitler as the new ruler of Germany, nagkaroon ng anti-Jewish policies. Ang perspektiba ni Hitler kasi was yung mga problema sa Germany ay dahil sa mga Hudyo. Yung Hudyo daw ay masyadong kinukuha ang mga pinakamasarap na trabaho at parang yung mga karaniwang Aleman ay nawawalan ng hanap buhay tuloy. So starting in 1932, nagkaroon ng mga boycott against Jewish companies, Jewish factories, Jewish industries. At nag-umpisa din ng mga restrictions ng mga Hudyo. Mga restrictions na ito ay kung saan sila pwedeng pumunta, saan sila pwedeng tumira, saan sila, anong klaseng trabaho ang pwede lang kunin, and so on and so forth. And gradually, naging mas stricto at mas gipit ang mga restrictions sa mga Hudyo. Nagkaroon din ng mga book-burning ceremonies na sinusunog yung mga aklat na sinulat ng mga autor na Hudyo. Galit na galit kasi si Hitler sa mga Hudyo kasi para sa kanya sila yung talagang dahilan ng problema sa Germany. At itinayo noong 1932 ang unang concentration camp, ang Dachau. At this time, yung US bilang isolationist country, wala silang refugee policy. So ayaw nilang tumanggap ng mga refugees na galing sa iba't ibang bansa. So inward looking nga sila, isolationist. In fact, sa US nagkaroon ng pro-Nazi parties mga at sinuportahan ng ibang mga Amerikano ang mga rightist groups at sinuportahan nila ang si Hitler. Nagkaroon ng stronger anti-Jewish Nazi policy sa Aleman, and as Germany began to expand, kinuha nila yung dating lupa nila na binawi sa kanila noong World War I at kinuha din nila yung Austria. Dito nila nilatag yung mga polisiya nila sa mga Hudyo. At because of by this time, since nahihirapan na yung ibang Hudyo, naghahanap ng mga refugee places ang mga Hudyo sa Germany. Tiningnan nila muna yung Europe as a place of refuge. Pero yung gradually, yung mga European countries ayaw naman silang tanggapin kasi baka magalit si Hitler at baka magkaroon ng problema o hidwaan sa mga relasyon ng mga bansang ito at ng Germany. So yung ibang mga Hudyo na gustong umalis sa Germany at sa Europe ay hindi naman makapunta sa Europe, European countries. Merong iba na pumunta sa England, London, United Kingdom, but yung iba hindi naman makaalis. So natatrap sila dun sa mainland Europe talaga.
Yung iba, medyo naging fortunate yung ibang refugees at nakapunta sila sa US. Pero mga individuals lang ito. Kung titingnan natin yung ibang mga ehemplo ng mga Hudyo at this time who were able to get out of Germany and move to the United States, and may mga konti ang nakapasok din sa United Kingdom. Dalawa na pumunta sa States ay si Albert Einstein at si Enrico Fermi, mga scientists, very important physicists. Malalaman natin later on na sila yung naging mga major powers, kaya nag-umpisa itong nuclear development and eventually the atomic bomb. Yung nakapunta naman sa London ay si Sigmund Freud at ang daughter niya na si isang daughter niya. So psychologists, mga scientists ay talagang mahanap ng places of refuge, pero bihira ang mga bansa na gustong tumanggap sa kanila. So ito ang mga pictures ng anti-Jewish sentiment sa Germany at that time, mga anti-Jewish boycotts at yung mga shops, yung mga stores ng mga Jews ay nilagyan ng Hudyo at nilagyan ng Star of David. Tinanggal yung citizenship nila at nilagyan ng J ang mga passport nila para mahiwalay sila dun sa ordinary Germans. At gradually, ang mga Hudyo ay nirequire na magsuot ng isang dilaw na Star of David dun sa mga damit nila. Ngayon, ano yung relasyon naman nila sa atin? Gaya ng sinabi ng sa umpisa, sa introduction ng webinar na ito, nagkaroon ng Philippine Commonwealth. Nagkaroon ng Tidings McDuffie Act ng 1934 at ito ay nag-provide ito ng 10 taon transition period with a semi-autonomous government. Meron na tayong sarili nating saligang batas na tinanggap natin noong 1935. Dinraft natin at inaprubahan natin at inaprubahan din ng Estados Unidos. Si Quezon nga ay naging presidente. Nahalal si Quezon bilang unang presidente ng Commonwealth. At yung Commonwealth government ay na-inaugurate noong November 15, 1935. So tamang-tama, itong panahon na ito ay talagang panahon ng krisis sa buong bansa, sa buong mundo. Pero ang Pilipinas ay medyo naging optimistic kasi ito ay ang umpisa ng transition period towards independence. So ang picture sa taas ay si Quezon na sumusumpa doon sa layunin niya bilang presidente ng Commonwealth. At ang litrato sa baba ay ang inauguration ceremonies doon sa harapan ng legislative building na ngayon ay ang National Museum. So since hindi pa tayo totally independent, kailangan lumipad ang US flag sabay ang Philippine flag. Pero dati, bago magkaroon ng Commonwealth, hindi naman pinapayagan na itaas ang Philippine flag. Yung US flag lang yung nandun. So ano yung policy ni Quezon? Siyempre, meron siyang mga domestic policies pero para sa mga Pilipino. Meron siyang mga government policies, economic policies. Pero in the midst of all this, nakita niya yung problema ng mga Hudyo. Ang isang shortcoming ng Commonwealth period, isang limitasyon ng Commonwealth, ay wala tayong control sa foreign affairs ng Philippines. At may limited powers of immigration. Basically, yung foreign affairs ay hawak pa rin ng Estados Unidos at ang immigration policies ay hawak din ng Amerikano. But as part of the Commonwealth's policy, nag-umpisa na tayong maghanap o mag-draft ng sarili nating immigration policy. Si Quezon nga ay presidente ng Philippine Commonwealth Government, pero yung nanonood o pwedeng i-report sa Washington, D.C. ay ang tinatawag na U.S. High Commissioner. At ang U.S. High Commissioner nung umpisa ay si Frank Murphy na sinundan ni Paul McNutt. So si Paul McNutt ay, ang sabi nila, siya ang mata at ang tenga ng presidente ng United States, ng Washington. At tumitingin ang Washington sa mga ginagawa ng Philippine Commonwealth Government. Pero nakita nga ni Quezon na nagkakaroon ng problema ang mga Hudyo sa Europe. At meron siyang humanitarian streak. Alam niya yung digmaan. Naranasan niya yung Phil-American War. Naranasan niya yung
yung revolution ng 1896-1897. So, alam niya yung paghihirap ng mga Hudyo. And dito sa Pilipinas, medyo may maliit na Jewish population sa Pilipinas, centered in Manila. At may tatlong magkakapatid, the Frieder brothers, si Alfred, si Herbert, at si Philip. At gusto nilang umaksyon, gusto nilang magkaroon ng solusyon sa problema ng Hudyo sa Europe, na baka pwedeng kausapin si Quezon at pwedeng sabihin kay Quezon, pwedeng tanungin kay Quezon kung pwede niyang i-allow na pumasok dito sa Pilipinas ang mga Hudyo. So yung Frieder brothers, sila yung leaders, informal leaders ng Jewish community dito noon. At yung isang leader din nila, si Morton Netzorg. And then yung isang sumuporta din sa Frieder brothers ay si Major Dwight Eisenhower. Siya ay isang assistant ni General MacArthur ng panahon na yon, pero naging malapit siya kay Quezon kasi mas open siya sa mga suggestions ni Quezon at mas trustworthy siya, mas malapit sila. So the Frieder brothers, Quezon, MacNutt at si Eisenhower ay naging major players dun sa magiging decision ni Quezon na magiging matatawagan na open door policy. So ito ay isang litrato ni Quezon bilang presidente ng Commonwealth. Ito si Paul MacNutt, High Commissioner ng United States dito sa Pilipinas. At sa kanan ay si Dwight Eisenhower na binibigyan ng isang medalya ng asawa niya, si Mamie Eisenhower. At nanonood si Quezon. Ito ang templo o itong synagogue ng Hudyo sa Manila at that time. Sa Taft Avenue ito. Very distinctive yung architecture niya. And ito ang tinatawag na Temple Emil. Nagkaroon din ng religious leader ang temple na ito. So nag-umpisa na yung mga religious ceremonies ng mga Hudyo dito sa Temple Emil. Ito ang mga Frieder brothers. Involved sila sa export ng cigars na ginagawa dito sa Pilipinas. So mga businessmen sila, mga exporters. At talagang economically sound sila, pero talagang nararamdaman nila yung hirap na naranasan ng mga Hudyo doon sa Europe. So the Frieder brothers would talk to Eisenhower and would talk to Quezon and talk to MacNutt. At dito isinilang yung open door policy. At yung sabi ni Quezon, pwede nating tanggapin itong mga Hudyo as much as we can, pero isesettle natin sila sa Mindanao. So nagkaroon ng tinatawag ng Mindanao Settlement Plan. Sa mata ni Quezon, ang Mindanao ay hindi pa masyadong developed. Kaya kung pwedeng ipasok ang mga Hudyo doon, baka pwedeng gawin, pwedeng gumawa tayo ng colony ng Hudyo doon sa isang lugar sa Mindanao at mabilisan ang development ng Mindanao. Pero sa mga Hudyo na tatanggapin ng Philippine Commonwealth, kailangan muna nila ng guarantees at source of support. Hindi sila pwedeng pumasok dito at magiging jobless na naman. So kailangan magiging supporters sila ng development ng Philippine Commonwealth. So yung Philippine government ay tumanggap ng mga listahan na ginawa ni na Frieder brothers at ang Philippine government ay nag-approve ng mga listahan na ito. Even before the official program started, nagkaroon ng mga informal arrivals. Kaya lumaki yung Jewish community dito at nag-umpisa yung idea na ang Pilipinas nga ay magiging haven para sa mga homeless Jews in Europe. And especially by this time, as some of the Jews began looking towards the Philippines for help, gumagrabe yung kondisyon sa Europe. Kaya kailangan mapadali ang mga solusyon na galing sa Pilipinas. By this time, nagkaroon ng mas mahigpit o mas stricto na anti-Jewish ordinances in Germany. Germany took over Austria, so kasama na rin ang mga Hudyo sa Austria. At noong November 1938, nagkaroon ng tinatawag na Kristallnacht or Night of Broken Glass. Ito ay isang very anti-Jewish violent rally na naumpisahan daw sa isang assassination ng isang
German diplomat sa Paris. Ang assassin o yung bumaril sa isang diplomat na German diplomat sa Paris ay isang Jew, teenage Jew lang, na aresto siya kagad. But yung naging reaction ng Nazi police at yung special police, yung secret police nila doon, ay itinaguyod nila, inumpisa nila itong malawak na anti-Jewish operation against mga synagogues nila at mga shops, mga tindahan at mga iba't ibang mga institusyon ng Hudyo all over Germany. So very violent ito at maraming Hudyo ang namatay at yung mga ibang Hudyo naman ay inaresto at nilagay sa mga concentration camps. Dahil ito ay isang very, very clear sign of human indignity at mga talaga, this was a challenge to human rights, no? Talagang na-challenge ang human rights. Nagkaroon ng protest rally in Manila. So ang mga Pilipino ay talagang conscious din sa nangyayari sa iba't ibang panig ng bansa. They also launched a protest rally nung pumasok yung Japan sa Manchuria nung 1931. So conscious tayo sa mga nangyayari sa iba't ibang mga panig ng mundo. So the protest rally would show na we were very, very humanitarian in that sense. We could feel the tragedy that the Jews were feeling in Europe. Ang naging problema ay ang slow issuance ng visas and entry permits. Kasi yun nga, hawak pa rin ng US ang immigration ng Pilipinas. Kaya wala pa nga tayong batas na sarili nating batas for immigration policy. At yung nag-i-issue ng visas at entry permits para pumasok sa Pilipinas ay ang US State Department. Although inaprubahan natin ang mga listahan, mabagal ang pagkilos nila at nagkaroon ng maraming red tape. Noong September 1939, nag-umpisa o sumuklab ang World War II in Europe at mas naging grabe ang kondisyon ng mga Hudyo sa Europe. Ito ay mga ibang pictures ng mga nangyari noong Kristallnacht and nakikita natin ang nasusunog na department store na hawak ng mga Jews in Germany. And ito ay isang example ng isang German passport, German citizen na Jewish ang reliyon niya. So may stamp na Jew. And lahat ng German passport na may stamp na Jew ay talagang halos hindi na kinonsider nila na German citizen. At very limited ang mga operations nila. So after this, mas bumilis ang proseso dito sa atin. Diniscuss natin ang sarili nating immigration bill. And the Philippine Immigration Act of 1940 would say na pwede tayong tumanggap ng 500 people from different countries, pero 500 people lang every year. In this case, yung ginawa ni Quezon, sabi niya, pwede tayong tumanggap ng 1,000 Jewish refugees. At tanggapin natin ito, 1,000 per year for 10 years. So all in all, 10,000 ang gusto niyang tanggapin. And later on, itataas niya ang limit na ito. So more than 1,000. Gusto nga niya 2,000 refugees. Initially, ang plano ni Quezon talaga ay ilagay sila sa Mindanao. In fact, merong isang team na pumunta sa Mindanao na tumingin sa mga lugar na pwede silang ilagay. And yung rekomendasyon nila ay ilagay sila sa Lanao. Nung nakita ni Quezon ito, sabi niya hindi pwede sa Lanao kasi nandun na yung mga Muslim at magiging problematic ang pag-resettle natin sa mga Hudyo doon. So ang naging decision nila ay ilagay yung mga Hudyo sa Bukidnon na at that time hindi pa masyadong developed ang Bukidnon. And yung plano nila is after some time, ang mga Jewish refugees na ito ay magiging Filipino citizens. So matatanggap sila ng Pilipino bilang Philippine citizens. So by this time, tumatanggap na ng mga sulat si Quezon na galing sa mga iba't ibang Hudyo sa mga bahagi ng Europe. And so the Philippine government began to try to accept. Pero again, stumbling block, yung red tape, yung American policies, and the State Department, yung medyo mabagal ang pag-issue nila ng visas. And sayang lang yung oras, no? Nasayang oras. We were willing to take in more Jews, but talagang mabagal yung proseso from the State Department end.
But still, may mga Jews na nakapasok at that time. Slowly, informally yung iba dahil may mga connections sila, and the others because they had professions na kailangan ng Philippine government at that time. Yung ibang mga foreign liners na pumupunta sa Pilipinas ay nagdadala na rin ng ibang mga Hudyo dito sa atin na refugees. No? Wala silang mapuntahan, and so they would come here and tinanggap naman natin sila even though mabagal yung proseso ng lakad ng papeles nila. As conditions got even worse, it became clear na tayo, ang Pilipinas ay isa sa kukonting mga bansa na willing to accept German Jews or Jews from Europe. Because ang ibang mga bansa sa Europe, especially sa US also, natatakot sila na baka magalit ang Nazi German sa kanila. We'll take the case of yung isang liner, the SS St. Louis, which took out several hundred Jews from Europe. Pero wala silang mapuntahan. Pumunta sila sa Cuba, tinanggihan sila. Pumunta sila sa US, tinanggihan sila. Pumunta sila sa Great Britain, tinanggihan din sila. So they became talagang homeless refugees. In the end, tinanggap sila ng, some of them were taken in by Belgium, some were taken in by France. Pero nung sumiklab ang digmaan, nakuha din sila ng mga Germans at dinala sa mga concentration camps. By 1939 din, nagkaroon ng opposition to the Quezon Plan galing sa mga ibang Philippine sectors na sabi baka ma-threaten ang mga trabaho ng mga Pilipino. Si Aguinaldo, sabi niya, magiging wala silang hanap buhay, and so on and so forth. Pero si Quezon, nagmatigas. He insisted that the Jewish resettlement plan be taken in. And if they could not be brought to Mindanao, then they could be brought to Metro Manila, to Greater Manila. And because of this, Quezon would even donate some of his own land. May lupa si Quezon sa Marikina. Meron siyang parang resort. Meron siyang rural home outside Malacañang, doon sa Marikina. This is where PSBA is today. And katabi nito, lupa din niya. No? And here, he established what was called Marikina Hall na may konting agricultural land at meron din mga spaces na pwedeng tumira ang mga Hudyo. So in 1940, na-inaugurate itong Marikina Hall for the Jews. Ito si Quezon speaking in the inauguration. At makikita din natin dito ang dalawa sa tatlong Frieder brothers. Ito ay ang Marikina Hall at that time. And this was seen as the home of the Jews, the Jewish refugees, na dito sila pwedeng mag-settle in muna. And here they would acclimatize themselves, familiarize themselves with the Philippines, and then later on move out into the general public. At ang ibang mga Hudyo naman ay tinanggap ng mga ibang European families, and they began to settle in. We can imagine yung problema nila. No? The first time they were abroad, out of Europe, and then dito pa sila bumagsak, tropical country, hindi nila alam yung wika. Yung iba pwede magsalita ng Kastila, but not too many could speak that. So talagang nagkaroon sila ng issue of survival and adaptation, pero bukas naman ang mga Pilipino sa kanila, and we tried to help them settle down. In the end, we took in mga 1,300 Jews from Europe. Dumating sila dito, tinanggap natin sila dito, they found safe haven here. Marami sa kanila ay mga professionals, mga doktor, engineers, technical workers, at may mga farmers din. Nung umpisa, ang iba dito ay hindi pwedeng magtrabaho dito because of our rules requiring yung sinasabi natin mga professional regulatory requirements natin. No? Ngayon, meron tayong PRC, Philippine Professional Regulatory Commission. At yung mga doktor, for example, wala silang license to practice here. So even Quezon had to step in here para mapabilis ang mga papeles nila para pwede silang magsilbi bilang mga medical doctor sa Pilipinas. So over 1,300 Jews were taken in. At nag-umpisa yung gera dito sa Pasipiko in 1941, kaya nahinto itong programa na
Jewish relocation. We probably would have taken in more Jews kung hindi nagkaroon ng digmaan dito sa atin. But aside from the Jews, we should also see that there were others who came here na hindi lang mga Hudyo. There were other civilians for war-ravaged China. Mga pamilya, many of them Americans na displaced. May mga missionaries, American, British, and others. And there were also Chinese. And so, tinanggap din natin ang mga ibang mga displaced refugees na galing sa mainland China. And all of them were caught in the Philippines tuloy when World War I broke out in the Pacific. Alam na natin na hindi nakakita si Quezon ng pagtatapos ng digmaan. He died in August 1944, so he was not able to return to the Philippines alive. But ito ay ang iba sa mga Hudyo na nakadating dito. Very thankful for the Philippines for taking them in. May mga pamilya, and they were very well taken care of. To give examples of some of them, this is the couple of Herbert and Trudel Zipper, both of them artists. Si Trudel Dubsky Zipper, yung sa kaliwa, siya ay isang world-class ballerina. At si Herbert Zipper ay conductor, orchestra conductor. So nung dumating sila dito, si Trudel ay dumating dito nung umpisa, and she tried to get Herbert, her husband, here. She used everything she knew to get him here. Si Herbert ay halos namatay dun sa Holocaust because he was already in Auschwitz, and ito yung final death camp ng karamihan ng mga Jews. But Herbert was rescued just in time and dinala siya dito, and he became the conductor of the Manila Symphony Orchestra. So itong dalawa ay examples lang ng mga naging successful na Jews dito. This is a picture of mga American refugees na galing sa Shanghai naman. So they also had to be relocated, and they were cared for by the American Red Cross dito sa Philippines. But hindi lang itong incidenteng ito, no, through the Commonwealth. These are not the only cases where the Philippines accepted mga refugees. Kung titingnan natin yung United Nations Commission on Human Rights, the United Nations Commission on Human Rights acknowledges 9 waves of refugees that the Philippines accepted. Ang una ay ang 1923, nung dumagsa dito ang mga tinatawag na White Russian refugees. White Russian kasi hindi sila kasama dun sa Bolshevik Revolution, at suportado nila yung Tsarist government, yung pre-revolution government. Pumunta yung iba sa China at pumunta yung iba dito sa atin. So nagkaroon ng White Russian community dito noong 1920s pa rin. 1934 to 1941, yung Jewish refugees na kadiniscuss lang natin. 1937 to 1941, mga Chinese refugees naman ang tinanggap natin dahil sa Sino-Japanese War. Noong late 1930s, nagkaroon din ng Spanish Civil War. At tinanggap din natin ang mga Spanish Republicans na tumakas sa Franco-Spain. Noong 1948, after World War II, tinanggap din natin ang mga ibang White Russians who were escaping the Chinese Civil War. Sigurado silang mamamatay kung nahuli sila ng mga revolutionaries sa China. So nag-SOS o humingi sila ng tulong sa United Nations. Walang bansa ang tumanggap sa atin. Tayo lang, under President Quirino. We accepted the White Russians, and we were the only country to act, even though nasira tayo ng digmaan and we were still recovering from the war. Ano pa yung ibang waves of migrations na tinanggap natin? 1970s to 1980s, yung Vietnamese boat people. Nung natapos na yung Vietnam War, maraming Vietnamese ang lumikas sa Vietnam para humanap ng safe haven, at karamihan sa kanila ay pumunta dito sa Pilipinas. Tinatag natin ang Philippine Refugee Processing Zone sa Palawan at sa Bataan, at dito natin sila binigyan ng pagkain, ng assistance, and later on helped them to find other places to accept them. Also after the Vietnam War, galing sa mainland Southeast Asia,
Meron din mga refugees na galing doon sa Indochina, sa Cambodia, and so forth. At tinanggap din natin itong mga refugees from mainland Southeast Asia. Noong 1980s, nagkaroon ng revolution sa Iran at tinanggap din natin ang mga ibang refugees na nandito. In fact, I remember some of my students at that time were Iranians at tinanggap naman natin sila kasi by that time, stateless na sila. And pagpasok ng 21st century, nagkaroon din ng gulo sa East Timor at tinanggap natin ang mga refugees doon. So ito yung mga White Russian, ito yung White Russian community na nilagay natin sa Giwan, sa Samar. Ito yung mga Vietnamese boat people na tinanggap natin at that time at nilagay sa mga refugee processing centers. But even beyond that nine waves na sinasabi ng United Nations Commission on Human Rights, merong ibang other examples na tumanggap tayo ng mga refugees. In 1899, we can cite the case of Baler. Siguro matatandaan natin na yung mga Kastila sa Baler ay hindi sumuko sa mga Pilipino at tinuloy yung laban nila laban sa Philippine Revolutionary Forces, Philippine government. Eventually, sumuko sila. But instead of taking them in as enemies at patayin sila, ginawa natin ay tinanggap natin sila and we gave them food, we gave them clothing, we treated them as human beings. Kaya may humanitarian policy pa rin tayo in spite of the fact that we were at war with Spain. In the 1920s, aside from the White Russians, meron ding mga Lebanese refugees na pumunta dito. Some of them became important members of Philippine society. This is very important at this time kasi matatandaan natin na nagkaroon ng major explosion sa Beirut very recently at nahihirapan ang mga Lebanese ngayon. In the 1920s, nagkaroon din ng gulo sa Lebanon at maraming Lebanese ay umalis sa Lebanon. Tinanggap natin ang iba dito. Hindi pa masyadong documented ito. And also, after World War II, meron ng mga Chinese from the Asian mainland na pumunta din dito. And beyond this, aside from accepting mga foreigners, mga foreign refugees, meron din tayong pinadalang mga humanitarian missions. In 1923, for example, nung nagkaroon ng malaking earthquake, lindol sa Kanto area, Tokyo, Yokohama, nagpadala na tayo ng mga doctor at nurses na tumulong sa mga Japanese. Other locations struck by natural calamities were also sent mga Philippine missions to help them recover. So, ang sinasabi nila dito ay anytime na magkakaroon ng issue sa humanitarian problems, the Philippines was always open to welcome these to the Philippines. So, these humanitarian actions, and there are many more, pwede siguro tayong sumulat ng libro tungkol dito at magiging centerpiece nga siguro yung ginawa ni Quezon dun sa open door policy, ay bahagi, masasabi natin part of the Philippine conscience. And in a way, pwede rin natin sabihin na this was a way of paying it forward. Parang ang ginawa natin na maganda, ang good deeds natin noon, ay bumabalik din sa atin. When we accepted the Jews, for example, the Israel government is very thankful of our action then. And so the Israel government comes to our aid every time a major tragedy happens. Nung nangyari ngayong Typhoon Yolanda, silang nagpadala ng pinakamalaking medical mission din sa atin. So it was very... yung ginawa natin ay we did this unstintingly, we did it very quickly. And there are other people in other parts of the world also who look back with fondness on the Philippines na kasi tinanggap natin yung mga refugees. We took them in when no one else did. And many of these refugees chose to stay in the Philippines. At hanggang ngayon, nandito pa rin ang iba. There were some monuments, in fact, around the world to tell future generations in their respective countries what Filipinos did. At para sa Pilipinas at ang mga Jews, yung open door policy ni Quezon, tinaguyod ng mga Israeli government, ang Israel government, ang isang monumento para
i-memorialize ang ginawa ni Quezon, ang open door policy ni Quezon. Ito ay nasa Israel and it was inaugurated a few years ago, the Open Doors Monument. Tayo naman, nilagay natin sa isang stamp natin and it's also to memorialize what happened. So it's only fitting that we commemorate what Quezon did in 1937-1941 to help the Jews dahil ngayon nga ay ang anniversary ng kaarawan niya. And with that, maraming salamat sa pakikinig, maraming salamat din sa opportunity na ito at magandang umaga sa inyong lahat. So yun po, maraming salamat po, Doc Jose, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman tungkol sa lekturang ito. Actually, maski rin po ako ay marami din po ulit natutunan. At sana gayon din po yung mga manonood ngayon. So while waiting for questions from our viewers, so let's recognize our subscribers through shout out. Yan. Una from Miss LD Antiquina Boneta, watching from Dipolog City. So from Tarlac naman po, si Jad Jose Zabalia. Good morning daw po from Jasmine Jimenez Credo. Aparicio Meki, good morning from Miss Maria Moncada na Santa Catalina Integrated National High School. Hello po Ma'am Dali Dalisay. Ito po ang ating madalas na subscriber, si Mr. John Paul Egalin Abelera. Hello po sir. Kimberly Damaso, Angelito David, Marikit Mendoza. Maganda umaga from Rowena, Caledonio Alarcon. Yan, Mizel Arce, Annalyn Mendoza, Rebecca Ambita, Guardiano Lea, Jenjen, Matthew Mercado, Godiness Esteron Judith. So, good morning, watching from SDO Manila, J. Gascon, Aida Ann Angkag from Kidapawan City. Wow, from Kidapawan City. Also from Kidapawan City, there is Jean Kasumpang, Griselin Labora Naraga, same from Kidapawan City din. Maricel Garcia. So, ayun po, Leonard Eduarte from Batok, Ilocos Norte. So, ang ating pong staff mula sa Juan and Antonio Luna Museum. Malu Cebalia from Bacolod City. Evie Dapula from Malita National High School. Miss Jeneline Torres, Elizabeth Ramos Isip, Janelle Mayordomo, Malu Cebalia, Adel Delgado National High School. So aside from that po, binabati rin po namin ang ibang staff ko na NHCP na nanonood kanina. Yan po si Mr. Chris Pasyon. Si Ma'am Rebecca Ambita, ewan ko lang parang naging estudyante niyo po to, sir, kasi sabi niya, it's nice to see you from 20 years ago. Ayun po, shout out din po sa Museo ni Manuel Quezon. Hello po, Ma'am Janice, and kaila Ma'am Doris. Of course, sa Presidential Car Museum, hello po sa curator nila, si Mr. Ryan Tal, Ismael, and other staff. So, ayun. Miss Ayesha, meron ka pa pang gustong batiin? Ayan. Meron din po ditong bumati, Prof. Jose. Sabi po niya ay, maraming salamat, Prof. Jose. This makes me more proud as a Filipino. Indeed, we are a nation with compassion. Salamat. Ayun. Tapos, gusto ko rin pong batiin again ang museo ni Manuel Quezon. Gusto po namin pasalamat in behalf of the National Quincentennial Committee. Thank you po, Ms. Janice Manipon. At salamat din po sa Presidential Car Museum dahil inalaw nila rin po kaming mag-cross-post. Ayan. So, habang naghihintay po tayo ng questions, kung meron man pong nagtatanong, i-share ko lang po yung mga na-pick up ko po na lessons bilang someone po na hindi history major, communication major po ako. Ayan, i-share ko lang po yung mga na-pick up ko pong lesson. Though marami po talaga ako natutunan, ito lang po yung mga tumatak sa akin.
Just prior to the outbreak of World War II po, President Quezon opened the doors of the Philippines para mag-accept ng mga Jewish refugees sa bansa from Europe. Kasi during that time, ang mga Jews po ay ino-ostracized at pinapersecute sa Europe. Ayan. Tapos, tayo po noong panahon yun ay under pa ng US. Nasa road pa lang po tayo to independence. Yun po ay Commonwealth period. Ang utos po ni President Quezon na talaga naman po napaka-compassionate at sobrang pinapahalaga ng value ng humanity. I-accept po as many Jews as possible. So, nag-create pa nga po ng Philippine Immigration Bill na pinupush ni President Quezon na mag-accept ng 1,000 Jewish refugees for 10 years. So, ang target is a total of 10,000 Jewish refugees for 10 years. Tapos, nagtayo pa po ng Marikina Hall noong 1940 na naging home of refugees, of Jewish refugees sa Philippines. Tapos, a total of 1,300 Jewish refugees po ang tinanggap ng Pilipinas from Europe. Ayan. At hindi lang po yun. Bukod po sa mga Jews, marami pa rin po tayong sibilyang inaccept sa pagdaan ng mga panahon at saka yung mga naunang panahon pa po. Isa na po dito yung mga Southeast Asian, mga katabi po nating bansa. Tinanggap din po natin yung mga refugees from them. Sa Iran, Russia, mga white Russians, Lebanese, even po noong panahon ng Espanyol, pinakita na rin po natin yung pagiging humanitarian people natin. Kasi kahit na po at war tayo sa Spain that time, noong nasa siege sa Baler, yung mga nag-surrender sa atin, inaccept pa rin po natin at tinanggap natin as our own people. Yun, dun lang po nagpapakita na kagaya po ng sabi ni Dr. Jose kanina, Philippines po is always welcoming, is always ready to accept refugees from other countries. So, pinapakita po nito na kung gaano tayo compassionate sa ating kapwa, kahit hindi man po kapwa Pilipino, pati po yung mga kapwa natin sa iba-ibang bansa. Ayan. So, tingnan po natin kung may questions na. Ayun. Ang tanong po from PCG Agana, may naiwan pa ba sa Pilipinas o na Jewish refugees daw po o nag ibang bansa na daw po ba silang lahat? Okay, meron na iwan, no? So yung syempre dumating sila dito before the war, so nakita nila yung kagandahan ng Manila, but they also experienced the Japanese occupation. So dito bumagsak ang mundo nila. Karamihan ng mga Hudyo after the war would try to go to the United States, or since bago yung Israel at that time, doon sila pumunta. But meron ding mga Hudyo na nag-stay dito sa atin. In fact, I used to know some of them. They were still staying in Metro Manila. Ngayon, syempre namatay na sila, pero yung mga pamilya nila, mga anak nila, nandito pa rin ang iba, no? So there are some that stayed. The couple of Herbert Zipper and Trudel Dubsky continued to stay until the 1950s, and then after that umalis sila for the United States. But if they had their way, many would have wanted to stay here. Kaya lang nagiba yung Manila because of the Battle of Manila, and so wala na silang hanap buhay at wala na silang matitira dito. Ayan, I think Dr. Jose, yun lang po yung question natin from the audience ngayon. So, ibig sabihin, sobrang clear po din talaga nung lecture niyo, Doc. Baka po meron po kayong mga parting words for our audience? Well, I'd like to think, especially ngayon, no? Panahon ng crisis ngayon, I think it's time that we look at, kasi kung manonood tayo sa mga balita natin ngayon, we usually see only bad news. But there is good news happening around, and we also see cases of humanitarian work going on now. So siguro kung pwede nating ilabas yung mga cases na ito, there are anonymous donors, for example, to save not just people, pero may mga anonymous donors to save homeless pets, mga aso at mga pusa. There are also cases where we are donating money for this. So it's a matter of spreading the word na we are doing this, no? So actually may positive spin sa crisis na ito. It's just na usually yung tinutukoy ng balita natin is yung negative side. But there are also
a lot of positive sides going on, and dapat sana bigyan ng halaga ito ng mga news agencies natin because it's happening there. Thank you po, Dr. Jose. Zoops, baka meron ka pang mga parting words? Ayun, again, maraming salamat po, Doc Jose. And ito pala, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Countdown to 500 online lectures next month. Antabayan na po natin dahil marami pa pong susunod. And before we totally end this program, let me share NQC's ongoing programs po. In-invite namin kayo, one, sa Quincentennial Art Competition na open to 18 years old and above. So you may submit your masterpieces until October 30. So for more details po, kindly visit www.nqc.gov.ph/en/quincentennial-art-competition/ or look for Miss Ayesa Saisek. Ito pong magandang dilag na nakasama ko po dito. Second po, ang Lapu-Lapu National Monument Competition. So we are also encouraging all artists to create and submit your design online of the Lapu-Lapu Monument until October 23. So again, for more details po, visit www.nqc.gov.ph/mon. Third is the Quincentennial Paper Doll. So featuring Lapu-Lapu, Daha Humabon, Daha Colombo, Juana, Ferdinand Magellan, Juan Sebastian Encano, Enrique de Malacca, Antonio Figapeta, and Catriona Gray. So ito po, may hawak po akong sample po ng paper dolls na pwede nyo pong ma-download for free. So visit nyo lang po ang NQC official website, www.nqc.gov.ph again. Mm-hmm. Miss Catriona Gray. So alam ko pong matutuwa po ang inyong mga anak, mga kapatid na gumupit at gumawa po ng mga paper dolls. At we are also inviting talented children ages 7 to 12 years old to be part of the Batang Bagani Kitty Art Project online. So share your artworks focusing on the theme, Victory and Humanity in Me. So again, bisitahin lang po natin ang website po ng NQC. At kung may mga tanong po tayo, pwede din po tayo mag-iwan ng mensahe sa Facebook page po ng National Quincentennial Committee. And lastly, Himig Bagani, Bagani song cover. So all musicians and music enthusiasts are invited to produce their own rendition of Roweros Tatas Bagani. So the theme song of the 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines or 2021 QCP. So for inquiries po, bisitahin nyo lang po ang aming Facebook page again and pwede nyo rin po kung kontakin sa number na ito, 0977-106-7624. Again, like and share our Facebook page, National Quincentennial Committee, Republic of the Philippines. Follow us on Twitter and Instagram, NQC 2021. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, National Quincentennial Committee, for more educational videos. So follow also our playlist on Spotify, 500 Years Philippines, to access the official soundtrack of the Quincentennial Commemorations. So muli, maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po, Doc Jose, Doc Rico Jose, Miss Ayesha Saiseng, sa RTVF, sa Museo ni Manuel Quezon, sa senior curator po nito na si Ma'am Janice, and sa lahat po ng bumubuo na NQC Secretariat, maraming salamat po sa susunod po na online lectures at programs po ng NQC. Magandang umaga po sa ating lahat. Yehey! Mandirigmang Pilipinas!